Hello mga ka-dreamers! Welcome back po sa ating YouTube channel na Dizap Makeup. And for today's video, gagawa naman tayo ng makeup challenge. Mag-everyday look ako before going to work na hindi ako gagamit ng makeup brush. Kaya ko ba? Panoorin po ninyo. At syempre, kung bago ka rito sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe, saka hit mo na yung bell button para manotip ka sa ating mga future uploads. So, kamusta mga ka-dreamers? For today's video, magme-makeup look ako before going to work, of course. Everyday ko naman yung ginagawa. Pero hindi ako gagamit ng brush. Ang karaniwang ginagamit ko lang naman is liquid foundation brush and yung powder brush. Kasi nga nagpa-powder ako. Then yung liquid foundation brush, ginagamit ko na siya sa concealer and sa BB cream. O paano ko ba yun gagawin? First, kung nakita nyo naman, nag-prep na ako ng skin. And yung mga nagsasabi na wala akong chismis, ayan, naglalabasa na sila. So concealer muna tayo. Well, ang concealer naman is pwede naman siyang gawin, ilagay or i-apply using the fingers. So, ito, safe to. Ang inaalala ko lang, yung powder. Paano natin i-apply yan? So, finger. Using the ring finger, i-apply natin siya. Kaya naman, di ba? Kamusta ang Pilipinas? Maulan pa ba? Feeling ko may mga dengue outbreak daw sa Paranaque. Tapos yung polio, bumabalik na naman. Nako, ingat kayo. Saka yung mga kids nyo, dapat naka-vaccine. So, pag walang ganang gagawin, huwag na maglalabas ng bahay. Tapos, i-keep lang natin na naka-close yung ating mga screen ng bahay para hindi pumasok yung lamok. Medyo nahihirapan na ako sa ginagawa ko, no? Mukhang hindi ko ito kakayanin, pero sana maitawid natin. Ayun ang headband. Iba na nagpa-follow sa akin. Siguro by this time, alam nyo na dapat na napauwi na ako ng Pilipinas. Kasi September to October 1st week talaga ako umuwi ng Pinas. Na-cancel yung aking bakasyon. Mag-bakasyon ako. October end to first week na November. I still don't know kung makaka-uwi ako ng Pilipinas or susunod ako sa family ko sa Australia. Kung uwi naman ako ng Pilipinas, syempre, meet natin yung iba nating mga friends, katulad nila About Draft, nila Charm. Pero kung hindi man, susunod ako ng ilan days sa family ko sa Australia. Well, hindi pa naman siya totally planned as of now na pinifilm ko to. Hindi pa siya napa-finalize kasi may nintay pa akong papers from the company para sa pag-apply ko ng visa. I-apply ko siya once makompleto na yung papers ko. And then, yung visa ng mom ko lumabas na uli. 1 year yung multiple entry yung approved sa kanya sa Australia, and then yung pamangkin ko, yung tatay ko na lang yung iniintay uli kasi right now nasa Pilipinas sila. But hopefully this week, once na pinifilm ko to, ano bang date ngayon? Today is September 24, so hopefully this week lumabas na. Pag lumabas yung visa ng tatay ko, malamang ang plan is sumunod ako sa kanila for ilang days, yung natitirang bakasyon ko. Meron pa kasi ako mga almost 2 weeks na bakasyon na natitira. And gusto ko nga spend ko yung time ko na yun with family. Kung uwi naman ako ng Pinas, wala naman ako uuwian, friends lang. And mas gusto ko kasama kasi family ko. Syempre, alam mo naman yung OFW ka naman.
pag may bakasyon ka, gusto mo naman spend mo na yung extra hours mo sa family mo. Lalo na matanda na yung mga magulang ko. So, hindi na ako, mas gusto ko talagang mag-umuwi ng Pinas or makasama yung mga relatives ko. Kasi, yun nga, matagal na kasi ako nasa abroad and parang mas tumatanda na tayo. Mas nagmamatured na yung gusto natin gawin. Yung mga first 2 years na uwi ko ng Pinas, mga 1 year, yung mga sumunod na year, and then yung mga third, 1 to 3, mga 3 beses akong nakauwi ng Pinas noong dati. More on friends. Hindi ako masyadong gi-stay sa bahay. But ngayon, nagkakaedad na tayo. And sa tingin ko, proud ako na sabihin na nagmamatured ako in terms ng mga bagay na ganito. Mas gusto kong kasama na yung mga parents natin or yung mga relatives na malalapit sa ating puso. Mas gusto ko na silang kasama. Mas nagiging meaningful yung wow. Mas nagiging meaningful yung bakasyon. Diba? Kasi ayun nga, tumatanda na tayo. After ko mag-apply ng concealer, ito na yung mga mahihirap na part. Mag-a-apply tayo ng BB cream. So, ayun lang yung update, life update natin ngayon. Na-cancel yung bakasyon ko ng first week na October kasi nag-giveaway na rin ako dun sa kasama ko sa work. Dalawa kasi yung pwedeng magbakasyon dun sa team namin. Tapos, biglang ako talaga yung nagbabakasyon ng October. Tapos yung isa, si Rain, kasama ko dito sa bahay. Birthday din ng anak niya. Kaya pala ako nagbabakasyon ng October kasi birthday ni Martina, nung pamangkin ko. So, nag-iisang pamangkin, kaya umuwi. Dati ang bakasyon ko talaga, before hindi pa siya pinapakanak, is November, kasi birthday ko November. Since na-cancel nga, and nakiusap yung dalawang kasama ko na kung kaya ko naman mag-adjust. So, ako yung nag-adjust. Dapat uuwi ako. Sabi ko, sige, mag-adjust ako. Uuwi ako ng December. And bumili na sila ng ticket. Then, dumating yung request ko na kung pwede ako umuwi ng December, ang nangyari is hindi naman ako na-aprobahan ng office. Kasi nga, isa yun sa mga block dates or block months na bawal kong bakasyon. Kasi shopping season. Kaya, gano'n ako katagal dito sa UAE, ganun katagal na rin akong hindi nagki-Christmas at nag-New Year sa Pinas. Medyo sanay na, kailangan mo naman magsakripisyo talaga, di ba? Nag-adjust nga ako, so October end to November, first week, so makakapag-birthday ako kasama yung relatives ko if ma-approve ang aking visa. Pero kung hindi, tapos wala naman na sila sa Pinas, malamang dito na lang ako sa Dubai. Oh, ano ko uuwi. Ang mahirap sa nag-a-apply ka lang ng fingers kasi hindi equal yung pagkaka-blend ng mga foundation, ng mga concealer, ng BB cream. Yung ibang part makapal, tapos yung ibang part mayroong mga patchy. So yun ang iniiwasan natin. Yun ang gusto nating ma-prevent. Kaya dapat gumamit ka ng right makeup tools. Kasi ayaw mo naman na parang hindi ka nahulma ng maayos. Diba? And then, mag-a-apply tayo ng powder. So, paano ko ba i-apply itong powder? Ang gagamitin kong powder itong Accomplice powder ng Marc Jacobs. Ayan. Shade ko is 52. Parang wala naman itong coverage. Parang ano lang siya. To set yung makeup. Tapos i-blurred niya yung pores na dapat i-blurred. Naku. Pag powder ang in-apply nyo gamit yung finger nyo, feeling ko mas mapapakapal yung inyong application. Dito nila makikita talaga yung nagpa-patch yung mga area ng yung face na hindi kasi na-blend na ng maayos.
So ayun, nakapag-apply na tayo ng powder. And medyo hindi na-cover yung mga areas na dapat i-cover. Tapos medyo may pagka-patch. Nagpa-patch yung ibang area natin sa face. Then, apply tayo ng gloss. May isa akong technique na ibibigay sa inyo or gagawin. Yung any lip oil or primer, lagay nyo lang siya sa hands nyo. Tapos, kung meron kang liquid lipstick, lagay mo lang, tapos i-blend mo siya. Ayan. So, na-blend na siya yung oil. And then, i-blend. Ayan. I-blend lang natin. And then, yan yung ilagay natin sa ating lips. Konti lang. Nagbibigay siya ng natural color. Tapos, hindi ganun ka-intense. Yung parang mga kuri-kurian look. Yan lang. Siya nga pala, lumabas na yung iPhone 11 ha. Sino na mga naka-iPhone 11 dyan? Mahal! Diyos ko to. Dito sa Dubai, alam nyo ba, sobrang pila tapos out of stock na siya kaagad within 2 to 3 days. Dito sa buong UAE, out of stock na siya. Sa airport, sa Apple Store, sa mall, hindi na siya available agad. Ganon ka hype yung mga tao dito. Ang ganda. Natural pink lang. Ang ginamit ko yung Anastasia Beverly Hills Dusty Rose na liquid lipstick. Then, konti lang, tapos binlend ko ng lip oil. And then, nilagay ko siya sa lips. Yung lip oil na ginamit ko is Clarins na lip light oil. Ayun. Na-achieve ba natin, mga ka-dreamers? Mukha naman na-achieve, pero pag tinitigan mong maigi or pinokus mo yung skin mo, may mga part na hindi siya na-blend ng maayos. Kaya dapat gumagamit talaga tayo ng right tool sa pag-makeup. So, ayun lang mga ka-dreamers. Life update lang, tapos konting tutorial para sa video na to. Sana nagustuhan nyo and sana dumami pa tayo and I don't think na ma-achieve natin yung 10,000 subscribers before end of the year kasi sobrang busy ko and hindi naman ganun ka-interesting yung life ko. But I do hope na nagugustuhan nyo yung mga ina-upload kong videos. And ayun, I'm looking forward na sana soon ma-meet ko rin kayo if ever na magkakaroon ako ng chance na umuwi sa Pilipinas, hopefully next year. And mag-ingat kayo ha. Bawal magkasakit, mahirap magkasakit, mahal magkasakit. Kaya lagi niyong alagaanin yung mga sarili. Maraming salamat and take care. Bye-bye.